Hey everyone, it's me Red and welcome back to my channel. Kung bago ka dito sa channel natin, I'm a vlogger from Cabanatuan but I recently moved here sa Clark, so dito na tayo sa Pampanga. Pero kung matagal ka nang nakasubscribe sa channel ko, for sure nakapanood ka na ng isa sa mga hauls ko before. So thank you so much for tuning in and I hope continue nyo lang yung pag-subscribe and pag-tune in sa ating mga videos. First of all, Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat guys. I know baka by the time na napapanood nyo to ay sobrang tagal na ng New Year and Christmas. It doesn't matter, gusto ko pa rin kayong i-greet guys and I hope you had an amazing holidays. Anyway, kakatapos lang ng New Year, so ang daming shoppingan, ang daming bilian ng kung ano-ano. Kaya I figured gumawa ng isang haul video para mapakita ko sa inyo kung ano yung mga nashashare ko sa IG stories ko. Kasi marami din na nagme-message na gusto nilang gumawa ako ng haul videos. So ayun, gaya na like kong sinasabi, whenever I'm doing hauls, I'm not in any way bragging. I just know how some of you guys love watching haul videos, so I figured since holiday din naman, gumawa na lang tayo ng haul video. But before we start, make sure naka-subscribe ka na sa channel natin and i-click mo na rin yung notification bell sa baba para notified ka every time meron tayong new content. So let's cut the intro short kasi isa sa New Year's resolution ko as a YouTuber ay mas paikliin yung mga intro videos ko. So without further ado, let's move on to the haul. So let's first start with this item. This is from Crocs. You know how much I love Crocs, guys. Kung pina-follow nyo yung vlogs ko, kung matagal na yung nakasubscribe, you know every time na we go to Singapore, I usually buy a pair of Crocs. Kasi kung pupunta lang naman ako ng mall just to get something, do some errands, I don't like wearing shoes kasi mas comfortable na naka-Crocs ka na lang. This is the pair that I got, guys. Ito yung bago ng Crocs. Hindi na siya yung mas malalaki yung butas. Kaya lang yung pangit dito, hindi siya nalalagyan ng chibits. Pero yung maganda sa kanya, mas modern and mas neat siyang tingnan. So I just got me a pair of black na merong gray na details para mas neat siyang tingnan and bagay siya sa lahat ng susuotin mo. Next, we have this paper bag from Owndays. So I just got me a pair of specs sa kanila. Actually, this one that I'm wearing is from Sunny Specs and sobrang mainstream nito, guys. I think si Ate Anna kay, nakikita ko sa IG stories niya na meron siyang ganito. Si Ashley Sandrine and yung boyfriend niya may ganito din, nakikita ko din. Actually, I forgot the name of this exact frame pero sobrang ganda nito, guys. Sobrang gustong-gusto ko yung style niya. Kaya lang, bumili ako ng isa pa kasi sobrang naaliw ako dito, guys. Pakita ko sa inyo. Actually, ang ganda ng quality ng Owndays, pati yung pinakalalagyan nila. So, kapag tiningnan nyo, ito yung pinaka-specs, guys. So, pag sinabi siya, it's good, maganda yung quality niya, pero normal looking lang siya. Pero yung iba sa kanya, guys, is instantly pwede nyo siyang gawing sunglasses. So, yung tawag nila dito is yung Owndays Snap. Kasi nga, with just one snap, magiging sunglasses siya and magiging normal na specs siya. So wala, naaliw lang ako kasi ang perfect niya for traveling kasi usually naka-specs lang ako pero kapag times na sobrang lala nung araw, madali lang, magiging sunglasses na siya. Hindi mo na kailangan magdala ng isa pang pair. Ito na lang susuot ko as we move on to the next item, which is this. This paper bag is from TAF or the Athlete's Foot. Actually, isang item lang to guys and sobrang na-fall in love ako dito sa item na to. This is just a regular Adidas bull cap na navy blue with gold details. And guys, yung gold details, hindi ko alam kung binibigyan ng justice ng camera, pero sobrang ganda niya against the navy blue. So ayan siya pag sinuot mo. Although I don't usually wear caps this way, I wear it backwards, parang pag ganito, ganyan. Ayusin natin. Ayan, ganyan ako nagwe-wear ng cap kapag lalabas lang ako, wala pa akong ligo, ganun, para yung buhok hindi halata. And that's one tip for you guys, kapag bad hair day or hashtag wala pa kayong ligo, magsuot lang kayo ng cap, instant fix. Let's move to this paper bag that I got from SM. So I got me some gym shorts. I got two of them and both are from Nike. Ayan lang siya, yung regular shorts lang nila na merong logo na sideways. Sobrang favorite ko yung gantong shorts ng Nike, guys. Kasi ang comfy-comfy niya, tapos ang stylish pa niya. Tapos this one naman, gray lang siya. Dark gray, tapos may light gray, tapos white yung pinaka-swoosh. Siyempre kapag mag-gym ka, dapat stylish pa din. This one naman is a pair of shorts from Coco Republic. Guys, sobrang mura lang ng shorts ni Coco Republic. Kapag ka magbi-beach lang kayo, babasain nyo lang ganun. Sobrang worth it na nito. Kasi 300 pesos lang to guys. Imagine yung Nike kanina, parang nasa 1,500 or something. Imagine yung difference. Tapos ito, good quality na rin siya and cute naman siya. So ayun. This one naman is a polo from Coco Republic as well. Nakita ko lang to habang binibili ko yung pair of shorts kanina. And nakita na ako sa pattern niya. And ang cute nung tela niya guys. Para siyang yung mga tela ng polo ng Guess. So I got me this. Mura lang to guys. Magkano ba to? So for 600 pesos, you got yourself a good quality polo. Tapos ang lambot lang kasi talaga ng tela niya. Tapos ang cute nung print.
imagine yung mga polo sa Giz na sa 3,000 plus. So last item, we have a belt. So ayan yung itsura niya, guys. This is from Beverly Hills Polo Club and yung pinaka buckle niya is rose gold na may black na details. Lumaki ako sa belt ng Beverly Hills Polo Club, guys. Imagine yung first year high school ko, naaalala ko hanggang fourth year high school, isang belt lang yung gamit ko and nalagpasan niya talaga yung 4 years na yun. Sobrang tibay ng belts nila and sobrang gusto ko talaga yung brand na to for belts. Let's move on to this paper bag from Adi. This first item is actually a gift, so hindi ko siya binili. This is an Adidas na small bag, parang sling bag, ganyan. Suot mo lang siyang ganyan. Kapag alis ka lang, ibibilin ka lang siguro sa mall, bili ka lang ng milk tea, ganyan. So ayan, cute din siya, cute din yung details niya. Meron siyang ganyan sa likod. And then we have a shirt. So ito yung tsura niya, guys. By the way, this is not a try-on haul, so hindi ko na itatry yung mga damit. Pero kung yun yung preference nyo, comment nyo na lang down below and yun yung gagawin ko next na mag-haul tayo ng mga ganito. So ito yung itsura ng shirt. Actually, I got this from the women's section kasi yung shirts ng men's, guys, ang pangit ng design compared dun sa mga designs ng women's. Hindi ko alam kung ano problema ni Adidas sa mga men, pero ang pangit po ng designs ng men. Sobrang gustong-gusto ko yung t-shirt na to, guys. Ang ganda ng detail niya. So ayan, naka-emboss yung parang logo niya na yan. And ang ganda-ganda niya talaga. So let's move on to this big Uniqlo bag. Grabe, ang bigat niya. Sobrang bigat nito, guys, kasi pinagsama-sama ko na lang sa isang paper bag ng Uniqlo yung mga stuff na nakuha ko sa Uniqlo, pero madami talaga to, pinagsama-sama ko lang sa isa. When it comes to everyday shirts, favorite ko si Uniqlo kasi sobrang comfy ng tela ng Uniqlo, guys. So kapag everyday shirts, kapag pupunta ka lang ng mall, may bibilin ka lang, magsa-Starbucks ka lang, ganyan, magchi-chill, I tend to always wear Uniqlo shirts kasi nga sobrang comfy nila. So this first one is just an orange shirt sa Tato collection nila. You guys know how much I love orange, kaya sobrang gusto ko to. This one naman is from their Despicable Me Minion collection. So ayan siya, ang cute niya. Another orange shirt from Uniqlo. Actually, medyo red-orange siya. And this shirt is the one that I wore. Actually, lahat kami, ganito yung suot namin nun. Si Mami, si Daddy, tsaka si Ben during our Noche Buena. I also purchased this dark denim jacket ng Uniqlo, guys. Sobrang ganda ng denim ni Uniqlo. So nung nakita ko to dun sa sale rack nila, sobrang kinuha ko siya agad. Buti meron pang size ko. Actually, I prefer oversized jackets kasi mas maganda siyang tingnan. Pero this one is medium and medyo sakto lang siya sa akin. I also purchased some crew neck na dry shirts. Ganito yung itsura niya. Sobrang cute nung color na to. Pakita ko sa inyo. I'm not sure kung ano yung color na to. Parang aquamarine siya. Parang greenish na blue. Pero ang ganda niya for everyday and nakakaputi siya, guys. This one, same shirt din, pero yung color niya is parang acid washed na navy blue. Another graphic shirt from Uniqlo. It says here, just chillin. This one is from their Kaiser or Sizer collection. Cute din yung likod niya. Meron siyang ganyang details. Wala lang, it's just a regular white shirt and sobrang linis lang niyang tingnan. Last two shirts from Uniqlo. Guys, sobrang kinakaadikan ko tong shirts na to sa Uniqlo. So this is what they call U crew neck shirts. And sobrang ganda nung tela nito, guys, and nung quality niya. I think yung unang ganito na nabili ko is yung kulay mustard. And then I got the red one, the gray one, the black one. Meron na rin yata ako nung hot pink. And then ito yung parang muted pink nila, parang mauve na red. Kung napanood nyo na yung milk tea taste test, yung kulay yellow na shirt na suot ko doon, yun yung mustard color na ganito, and sobrang ganda nun, guys. Tapos ito yung isang color, ito yung sobrang hinanap ko talaga, para siyang acid wash na navy blue na medyo konti lang yung pagka-acid wash. Sobrang ganda ng color na to, guys. Hindi ko siya makita sa kabanatuan, pero luckily I found one dun sa SM Clark na ka-size ko. So ayun, sobrang happy ako. Ang ganda, ang simple-simple nila, pero ang ganda nila, promise. So last two brands, we have Guess paper bags here and medyo madami sila. Tapos yung Adidas na shoes here. Pero unahin na muna natin tong mga Guess and isa-isahin natin sila. Sobrang in na in ngayon yung mga logo shirts, guys. So I got me this pastel pink na Guess shirt with the Guess logo in blue. I just find na sobrang cute nung color combination ng shirt na to and sobrang bagay niya sa feed ko. So I got me this for myself. This next one naman is a shirt that I've always wanted to have pero laging walang size ko. Sobrang laki ng small nila na XS yung kinuha ko for me. Ito yung classic na Guess shirt, guys, na sobrang ganda niya. Sobrang ganda nung detail yung embroidery nung Guess dito, guys. Wala, sobrang classic lang niya. Actually, gusto ko rin yung orange na ganto nila na vertical yung stripes. Kaya lang wala talagang size ko. Sobrang dami ko ng Guess na napuntahan. Next item is this polo from Guess and kagaya nung sabi ko kanina, compared dun sa Coco Republic, parang ganun yung tela nito, guys. Although syempre, mas high quality siya pakiramdaman, pero ganun siya yung feel. Sobrang lambot ng tela niya and sobrang comfy nito, guys. Ang cute-cute nito kapag suot mo.
Tapos sa gilid niya, merong logo ng Guess na maliit na parang patch na ganyan. Sobrang cute niya, guys. So that's it for the first paper bag, pero meron pa tayong tatlo dito. This one naman is just a regular yellow Guess shirt. Sobrang cute lang nung pinaka-embroidery niya, guys. Hindi siya masyadong kita, pero nakalagay siya, Guess Los Angeles 90021. Ayan yung details niya up close. So ang cute lang nung embroidery talaga. Pag sobrang love ko yung shirt, binibili ko yung ibang color niya. So I also got me the same shirt na yung color naman is turquoise. Wala lang, aliw lang talaga ako sa embroidery. Sobrang cute lang niya tingnan. And ito naman is just a black shirt na merong red sleeves that says here, Guess Los Angeles. This one is also from Guess. It's a maroon shirt na merong gold na foil detail dito sa harap. Hindi ko alam, pero recently sobrang na-addict ako sa maroon. I just find that it's super nakakaputi. Not to mention, sobrang addict din ako sa gold recently. So sobrang perfect nung foil shirt na to para sa akin. Diba, parang sobrang flattering lang sa skin nung maroon and ng gold. Yupi lang ang pig. Another shirt from Guess. This is just a navy blue oversized shirt that says here, Guess Denim. And actually, embossed din siya. Ayan yung pinaka-detail niya. Naka-emboss din yung pinaka-design. Like what I said kanina, pag sobrang gusto ko yung shirt, binibili ko rin yung ibang color niya. Kagaya nung navy blue kanina, same shirt din siya. Pero yung color naman niya is parang pinkish na red. Wala lang, ang ganda lang niya for everyday. And lastly, this blue shirt from Guess. And yung design naman niya is yung pinaka-inverted triangle nila na classic. Tapos meron itong question mark and then yung Guess dito sa gilid. Wala, sobrang naha-addict ako sa mga logo shirts ngayon and sobrang gusto ko yung Guess, so ayun. Last item from Guess is this watch and ito yung box niya, guys, and pag inopen mo siya, ayan yung itsura niya, guys. It's gold, silver, and black. So yung pinaka-hardware niya is striped na gold and silver, so kapag may silver details kayo or gold details, pwede pa rin siya dito, so medyo versatile na piece to. And ayun, binigyan kami ni Guess ng Guess planner here. It's color black and neat lang siyang tingnan. Ang cute niya, hindi ko alam kung bakit kami binigyan. I think parang pag na-reach mo yung certain amount na 7,000 yata or 10,000, hindi ko sure kung magkano, guys, bibigyan kayo ng free na planner. Last three items here and these are all shoes from Adidas. All three pairs I got from adidas.com.ph. Again, lahat na items na pinakita ko sa inyo, guys, ay hindi sponsored. Binili ko siya using my own money. And sobrang steal ng adidas.com.ph, guys. Check nyo yun kung hindi kayo familiar doon kasi sobrang dami nilang sale. This first pair is the Adidas Superstar 80s Clean. Pag tinignan nyo siya sa malayo, para lang siyang regular white sneakers. But when you check out its details, texturized yung leather niya, guys, para siyang merong crease na parang bitak-bitak na effect. And yung logo niya dito is foil na gold na Adidas Superstar. Sobrang ganda nito, guys, and sobrang premium niya tingnan. Personally, I rarely see people wearing this pair. Yung nakikita ko lang is yung regular Stan Smith, regular Superstar, and I had to get it kasi sobrang rare niya para sa akin. Next naman is this pair of Falcons. If you guys are not familiar with Falcon, actually, isa siya sa mga women's collection nila kasi yung counterpart niya sa men's is yung One. Sobrang in na in ngayon yung mga ugly shoes, ugly bulky shoes. So, ito, sobrang cute niya tingnan. Para siyang si Iron Man kasi kulay niya is red, navy blue, dark blue, gold, and meron dito metallic pink na foil. Don't get me wrong, I do think that it's weird, pero it's cute in a weird way. Parang, hindi ko alam kung paano siya explain, pero nagagandaan ko siya at the same time, na-weirdoan ako sa kanya. Overall, sobrang cute na cute ako sa mga shoes na to, guys, and I can't wait to rock this kapag nag-travel kami soon. Last pair is another Falcon and actually kay Bento, guys. So he opted for this gray and violet pair na merong blue detail dito sa pinaka-sole. So that concludes our first ever haul video this 2019. Kung na-miss nyo yung mga haul videos natin, guys, sobrang na-miss ko din mag-film ng mga ganitong klaseng sit-down videos. So if you have any sit-down video request, comment nyo na lang sa baba para gawin natin soon. Anyway, I got a lot of positive feedback sa ating recent video, which is the milk tea taste test. So kung gusto nyo pa ng mga taste test videos, just comment them down below kung ano yung mga request nyo na i-taste test natin next para magawa na natin sila. So mga nagre-request ng room tour, I see your comments, guys. Sorry kung hindi ko pa siya magawa kasi hindi pa tapos yung bahay. Actually, even the room itself, hindi pa siya tapos. Kung makikita nyo, nandito ako sa room namin ngayon sa Clark and everything is gray. Kasi yung idea ko when it comes to decorating is I want to keep everything minimalist lang, tapos tsaka na lang ako magdadagdag ng colors. Kasi mahirap na bumili ka ng colorful blinds, colorful bed, tapos magka-clash pala sila. Mas madali na minimalist lang muna tsaka ka magdagdag ng pop of colors. Anyway, that's going to be a separate video. Ayoko nang humabay
maganda yung video na to kasi nga isa sa New Year's resolution ko ay paikliin yung mga videos natin. I do hope that you enjoyed this video, and if you did, don't forget to give this video a big thumbs up and comment down below your thoughts kasi sobrang gusto ko nagbabasa ng comments nyo, guys. I have a good news for you guys sa mga fan ng travel videos natin. We just booked our next travels. So dalawa yun, guys, pero hindi ko muna i-disclose kung saan yun kasi ayoko pang ma-jinx. Anyway, abangan nyo na lang yung mga susunod nating uploads, and if you want more updates with me and my life, just follow me on my Instagram account, which is @reddiaz. Sobrang active ko sa Instagram, guys. Kung hindi ako regular nag-upload sa YouTube, regular naman ako nagpo-post sa Instagram stories. So ayun, di man ako nakakapag-reply sa lahat ng messages nyo, sorry guys. Pero promise na babasa and na-appreciate ko lahat ng comments nyo. So thank you so much sa inyong lahat. Again, Merry Christmas and Happy New Year, and see you on my next video, guys. Bye!